Yo! Kumusta? 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 Nagulat ba kayo guys sa sorpresa ni Alvin the Box? So eto na guys, nagbabalik na ho ang inyong lingkod. Welcome back Alvin the Box. At andito na po pala kami guys sa Bukid. Ayan, kasama ko si napakapuging panganay ho namin na si Bernard. At si Kirby. Ewan ho, nasa na yung bata na yun? Kumuha lang ho ng jacket. Hindi na nakabalik. So ayan guys, nandito na po kami sa Bukid at may dadala kaming lona. Kapita mo kuya, ayan. Bali, i-ano ho na, gagawing bubong ho namin dun sa itik guys kasi sa panahon ngayon, harvest na ho. At ayun ho yung harvester. Dun ho sila nagsimula sa baba, ayan. Bali, dalawang harvester ho yung ano, ginamit ho ni Nanay Roseng, yung may-ari ng lupa para mabilis daw yung pag-aani. At aanihin na ho dun sa baba. Tsaka eto guys, eto papunta ho dun sa bandang ibabaw, yung mga dilaw-dilaw na yan. Aanihin na ho natin yan. At habang andun pa ho sila sa baba, sasaglitan ho muna namin yung ano guys, itik. Kasi si mama namin dito, may ilan-ilan ho silang itik na andito sa bukid natin, sa fish pan. Kaya sa panahon ngayon, ani na. So balik itlog na ho yung mga itik dahil may makakain na ho sila sa pagkatapos ng ani. Makakagala na ho sila dito sa ano, sa palayan na may mga hulog-hulog na palay. Balik na ho yung itlog nila. Kaya sasaglitan ho muna namin para ma-incubate natin guys. Papaparami natin yung itik, no? So ayan, malapit na ho kami. At yan ho ang itik ni mama, ilang piraso lang ho yan, mga 20 lang ata. So kahit papano guys, meron na tayong makukuhang itlog, mapaparami natin sila. So ito yung kulungan na gagamitin natin, aayusin pala kasi nababasa ng ulan guys, yung lona, ano, sira na yung lona, yung pinakabubong nila. So ito yung aayusin natin para mapaparami natin yung itlog, hindi mabasa. So let's start. At ayan, nakahabol na rin si Kuya Kirby. So ayan, tatanggalin na natin yan, papalitan natin yan para ano. So ayan guys, okay na yung para sa itik natin. Lalago na ho yung itik natin kasi may malaking pangarap ko tayo sa ating gagawing business sa itik guys, para kahit papaano may pagkukunan ho tayo sa ating pangaraw-araw, no? So ayan, balik na ho tayo dun sa ano, nag-harvest, tara. So ayan guys, balik na ho kami dun sa nag-harvest. So andito ho yung master natin sa ano. Hello po. Excited na ho sa ano, sa magiging parte niya guys. Sobrang excited niya. At ang daming nag-comments na galing mo na raw mag-vlog. Wow! Thank you po, thank you. Hey guys, siya yung pinapa-vlog natin nung nakaraan dito sa Bukid. Kasi nung na-quarantine pa tayo guys. So, sorry po pala guys, hindi na ako po kayo nakamusta kanina. At magandang araw po ulit pala sa ating lahat. Sana ho ay nasa magandang kalagayan tayong lahat ngayon. At sa nangungumusta po pala kay Bibi Vincent guys, okay na ho si Bibi Vincent. At ako pinayagan na ho akong lumabas dito sa bukid. Si Vincent ay tatapusin mo muna niya yung ano, 18 days na quarantine niya. Kasi yun, positive po siya. Kaya tatapusin niya yung ano niya, quarantine. At sobrang miss ko na ho kayo guys sa ating vlog. Kasi ilang linggo rin tayong hindi nakapag-vlog. So ayan, malapit-lapit na ho dito sa dulo yung ano, harvester. Grabe guys, no? Nandali lang talaga ng panahon.
ilang tulog pa lang kami rito, harvest na yung tinatanim nila no pagdating namin. Ang bilis lang. Tsaka sa susunod na buwan, ito na namang harvest natin, guys. Ayan. Kita nyo naman, guys, gano'ng kagandang palay at walang kadamo-damo kung mapapansin nyo. Oh, diba? Ganyan ho sila mag-alaga ng palay dito, guys. Hindi kagaya dun sa ibang lugar na halos puro damo yung makikita mo. So, ito, mga ilang buwan to bago ma-harvest na naman. Dalawang buwan o hindi naabot ng dalawa? Hindi naabot. So, mga mahigit isang buwan lang. Lagay na lang natin sa isa't kalahati. Isa't kalahati. Ayan, ma-harvest na ho yan, guys. So, ayan, napakaganda ng palay dito. Sobrang ano nang ano, sobrang siksikan yung ano palay, yung bunga. So ayan si Papa Tony, ayan. Ito po yung pinaka-expert sa palay ho dito. Sa pinagmimintin na namin ng ano, lupa. So, nakailang sako na pa? Ha? Nakailang sako na yung na-harvest? Ako kay Balot. Siya, ako kay Gipile. So, andun lang yun. Hindi pa alam ni Papa, guys, kung ilang sako na yung na-harvest. So, saan pa lang punta mo ngayon? Ah, ito, ito. Pilapil na. Pilapil. Sige. So, maglilinis daw si Papa ng pilapil, guys, para magaganda-ganda yung palay natin. So, sige pa, ingat. Bye-bye. So, ayan, dalawang harvester talaga ginamit ng ano, guys, ng mayari ng lupa para... Bale, first time ko po palang makakita ng harvester dito, guys. Ngayong ani na to kasi nung nakaraan nandito pa po kami. Bale, ano, gapas po pa po nung ano dito, wala pang harvester. So, nakakalungkot lang, guys, sa mga katulad ng farmers, hindi na ho kami magagapas kasi may harvester na. Pero yun yung mabilis na pamamaraan ng may-ari para hindi maabutan ng ulan yung ano kasi palay nila. Nag-aagawan na ho sila sa pagkain, guys, yung mga limaw. Maubos na kasi dito. Ayan, karami na ho ng ibon dito kasi nagliliparan na ho yung mga insekto. Pinag-aagawan din nila. Ito, guys, sumampanaw ako sa harvester. Kasama ko po yung pangalan ni Kuya Chris. Kasama ko po si Kuya Chris, ang napakagaling po ng operator ng isang halimaw. So ayan, makikita po natin paano po mag-operate ng harvester.
So ayan guys, tapos na ang harvest dito sa area ni Papa. So doon na lang tayo sa bantang ibabaw sa area po ni Ancy the Box. So mga ilan kayang sabon harvest dito po? Andres Kapin. So ayan, at dito rin ho yung dalawang kaibigan natin nagsasako ng palay. Bale yan guys, 100 plus din ho yung na-harvest guys. Sa then, hindi po siya inabot ng 1 hektarya. So punta na ho kami dun sa bandang ibabaw guys, sa area ho ni Angie the Box. Tingnan nyo yan guys, gano'ng kabangis yung halimaw. Dumadaan ho sa kahit may malaking kanal. Titingnan mo ang driver guys kung saan siya pwedeng dumaan. Ayan, sisilipin mo na ni Kuya Driver kung saan siya pwedeng makakakyat. Kasi medyo malalaki-laki yung sapa rito. So ayan guys, linagyan muna ni Angie the Box ng sign kung hanggang saan yung aanihin. Kasi sa banda ron sa baba, meron ho kasing ilang area na iba yung may-ari. So bali na ho ito na letter L. Yung hanggang doon sa may mga poste na yan. So ayan guys, hindi po kasi sila nakapagdala ng tulay ng kanilang harvester. Kaya ginawan na lang nila ng daanan. Kasi medyo malalim-lalim ho yung dito. Kanal. Kaya kailangan tambakan yung So ayan guys, nagkalupa na ho yung Subo sa lupa guys. Kasi sobrang lalim ho ng kanal. So andito ho si Nanay Rosing Atienza guys. Siya ho yung may-ari ng lupa dito na pinag-maintain ho ni Papa at saka ni Angie the Box. Guys, dito pa lang, nakailang sako na. At nag-aabang na ho ang mga rito. Howler. Sila ho yung nagbubuhat. Ayan, yung mga sako-sakong nandyan. Dadalhin ho nila dito para makarga ho sa pagkakargaan. Ayan, medyo malawak-lawak pa ho ito guys.
So yun guys, time check, alas 11 na ho ng tanghali. So patuloy pa rin sila sa pag-harvest. Kasama na ho pala kami sa budget dito sa pananghalian. So dito na ho tayo na nanghalian guys, kasama ho yung mga trabahador dito. At yan po ang howling mga kabayo. Ganyan din ho kahirap, mahirap din ho yung trabaho nila guys. Bali sa paghahal nila dito, 10 piso isang sako. Kasi medyo malapit lang daw. Malapit lang naman daw yung 10 piso lang. Per biyahe, 30 pesos per biyahe. Tatlo yung karga nila. Naka 56 na sako na sila guys. So yun guys, umuwi na ho yung mga halimaw dahil manananghalian ho muna kami. 11:45 na ho ng tanghali. Salamat! Ayan, bumili ho kami ng ano guys, panghimagas. Salamat! Ayan, may napakasarap ho tayong langka. Oh, langka. Ipalit na ko na eh. So ayan, let's eat na guys, let's eat. Kain po tayo guys, may sinabaho tayong bangus. Mag-iya naman kayo dyan. Mangaon, mangaon. Mangaon ta. Dito ho natin ibufocus yung ano guys, camera, dahil ito lang ho yung mga pupogi sa grupo na to. So ganito lang ho ang buhay sa bukid. Wala na hong paligoy-ligoy pa sa ano, dahil kinauboy style na ho to. Bali ano sila pala sa nag-harvester guys, bali 8 po kayo bossing no? 8? Bali 8 ho sila. Kado naman sa kabila sila yung nag-haul guys. Nagbubuhat ng mga palay. Tao tayo guys, pang himagas. Ayan. Tayo po tayo. So ayan guys, kakatapos lang ho namin kumain. At pinga ho muna kami pagdiya. Para patrol. A few minutes later. Ayan guys. Back to work na ho yung mga kabayo. Ayan, nagsisilabasan na ho yung napagandang kabayo guys. Apat lima na ho yung ano, karga. Grabe. Lima talaga, apat talaga yung karga guys. Napakalaki ng kabayo nila. Kaganda ng kabayo nila guys. Nakakaingit. Tsaka may hindi magpapahuli. Ito yung pinakamatindi guys. Lima yung karga. Yan yung kabayo.
kinuha ko yung isa kasi napakaganda kasi ng daan dito. Kaya tinanggal yung isa. So yan. Tatlo din yung karga ni Bossing. May nati pang ano, dala-dala. Wow, ang dalag! Ayun, nalaglag na yung isa. Oh, patras tayong bagya guys, baka magrarambulan mo yung kabayo. So marami-rami na mo yung nahaul nila. Ayun guys, yung kabayo ginamitan ng kanggan. Ako, ilan kaya yung ikakarkal niyan? Matindi itong mga tao na to. Ayun, sumampo pa yung ano. Matindi guys, matindi. Loko ng tao guys, pinaglalaroan niya yung kabayo niya. So ayan, back to work na rin ho yung harvester. So maya maya guys, malalaman natin kung ilang sako yung makukuha dito sa ano, ay Angida Box na area. Kasi dito 1¾ ata na hectare, kulang-kulang 2 hectares doon yung sa baba, bali hindi ho inabot ng isang hektarya. May nakakuha po ng 97 sacks po yung nakuha din sa baba. So dito medyo malaki-laki, baka abutin ng 200 plus yung 1¾ hectares.